Alright, what's up mga kabalen? So eto na nga, dahil meron nag-regalo sa atin nung lapel mic na Purple Panda. So ang gagawin natin ngayon ay mag-unbox tayo. So hindi ko pa siya nabubuksan, eto pa siya. At ipapakita ko sa inyo kung what's in the box. So it's a Purple Panda lapel mic. Ayan. So alam ko naman na marami naman sa atin mga motovloggers, alam naman yung kapasidad ng Purple Panda. Pero ngayon, titingnan natin, is it still worth it ngayong late 2023? Ayan. So syempre, kailangan din natin mag-upgrade kamukha nung previous video natin. Medyo pumipitek tsaka pumuputok na yung mic natin. Talagang nababasag na lalo na sa high speed. Meron kasi akong napanood na vlog, mga kamakailan lang, nag-compare siya nung Boya tsaka itong Purple Panda. Din sa slow speed, okay naman siya, as in parang parehas lang yung quality. Pero pag mabilis na siya, like for example sa atin, dumadaan tayo ng expressway, pag doon na, nababasag na yung tunog niya. Tsaka pag medyo malakas yung boses, ako ba naman malakas yung boses ko eh. So, pag ganun na, medyo nababasag na siya. Ayan. So, eto na. Bubuksan na natin siya at ipapakita ko sa inyo what's in the box. Ayan. Oh, nga pala. Bago ang lahat, meron akong gustong i-share sa inyo. Ito regalo sa akin ni Mrs. So, sabi niya sa akin, itry ko daw. Barley grass ang inuming na to. So, sabi niya, maganda daw to sa katawan. Kasi po, hindi niyo na po itatanong, meron akong fatty liver. So, diagnosed ako ng fatty liver, which is, kaya ako malaki yung chan ko. Ayan. Hindi po ako, hindi ako beer or any liquor drinker. So, non-alcoholic fatty liver po ako. Dahil sa pagkain, sa kanin, ayan. So, sabi niya, try ko daw mag-barley grass ako. Tapos, good for, hyperacidity. Binasa ko yung label, good for hyperacidity, which is I also have. Kasi, yung hyperacidity ko, mga kabalen, hindi siya basta-basta. Pagka sumumpong ako ng hyperacidity, umaakyat siya. Sobrang sakit dito. Para siya, nag-heartburn siya. At the same time, nagpa-check ako sa ENT, umaakyat siya hanggang lalamunan. Ano nangyayari? Pag umaakyat siya hanggang lalamunan, nai-irritate and then nati-trigger yung aking allergy. Anong nangyari? Nagkakaroon na parang butlig-butlig sa aking lalamunan at tapos non-stop akong uubo maghapon kahit isang linggo, minsan umaabot. Kaya sabi nila, maganda rin daw to, sabi doon sa label na good for hyperacidity. Ayan. So sana, totoo nga, I'll try to update you after a month or few weeks. Tingnan natin kung na-resolve siya. Okay? So, share ko lang, barley grass by, sino ba to? Ito, Salveo Well SBG, Salveo Well, or Salveo Barley Grass, yun yung meaning ng SBG, from Salveo Well, yung manufacturer niya. Ayan, so, Salveo Well, baka naman. Ayan. So, baka naman, di ba? Ayan. So, going back. Iwin muna natin. Ginagawa ko siya mga kabalin, may yelo. Malamig. Masarap siyang malamig. Kung tatanong ninyo sa akin, anong lasa? Lasang dahon. although hindi naman ako nagre-reklamo dahil sanay akong uminom ng tsaa, na walang asukal o walang tubig, walang asukal, walang gatas, at sanay din naman ako sa flavor ng matcha. Ayan. So walang problema sa akin yung lasa ng barley grass. Ayan. So gusto ko siya, okay siya sa akin. Kaya maiinom ko siya. And I'm pretty sure magugustuhan niyo rin siya. Okay. So without further ado, let's unbox this. Oh,
Okay, so eto na, no? Bubuksan na natin siya. Titingnan natin kung ano ang nasa loob. So, ganito yung itsura niya. Nasa loob siya ng parang pouch na may logo ng Purple Panda. May nahulog. And may kasama siyang mga ganito. So, thank you for joining Purple Panda Family. Yan. Meron siyang QR code to get a free gift for being our customer. Uy, scan ko nga to. Free gift daw eh. Hindi ko pa nai-scan eh. Talaga kasi literal na ngayon ko pa na siya talaga binubuksan. Scan ka mamaya. Uy, ito pa. Dalawa sila. Yan o. Free gift daw. At ito, return compatibility issue or any problem. Ayan, kung mayroon daw problema, pwede siyang i-return dito sa email na to or mag-contact ka sa email na to. Parang warranty, which is good. Okay, now, what's inside the pouch? So, bubuksan natin siya. Maganda yung pouch niya. Mukhang matibay. And then, the zipper siya at meron siyang parang pansabit, sabitan. Ayan. Okay, ano ba nasa loob? Ito, uy, ito. Pambungad. Dead cat. Meron siyang dead cat. Ayan. Ano pa ba? Ah, ito. So, ito yung mismong lapel mic niya. Ayan. Yung mismong lapel mic. And, ano sa talaga siya? Legit siya. Purple Panda talaga. Ayan, o. Yung mga tatak niya, mga label niya. Okay. Ayan. At, ito. Meron siya extra na clip. Extra clip. Ayan. Ano pa ba? Ito. Mic adapter. Okay. So, parang ano to? Para mag convert siya. Kasi as you can see, ito, triple strip. Triple ano siya. Yung tatlo yung ring. Yan kung nakikita nyo. Ayan. So, ayan. Basta tatlong ring ito. Itong nasa mismong lapel. At ito naman, dalawa. Ayan. Dalawang ring niya. So, TRS and TRRS. Kung di ako nagkakamali. Kasi pag tatlo, pag tatlo yung ring, pang ano siya, pang cellphone. Pwede siya pang cellphone. Tapos pang dalawa, pwede siyang pang camera or pang GoPro. Yun. Kaya kailangan mo ito. Yan. So meron tayong lapel mic at yung converter. O ito, meron siyang tatak ng ano, Purple Panda talaga yan. So legit. Ano pa ang meron dito? Ayun. Oh, meron siyang mas mahaba. Oh, meron siyang extension, mga kabalen. Ayan, oh. So, kung kailangan mo ng mas mahabang ano, cable, ito. Pero ito, TRRS siya, dalawa. Parehas siya na itong mismong lapel. Yun. Parang extension cord. Yun. Okay, so wala na. Wala na laman. Yun lang ang laman niya. Dead cat. Converter, lapel mic itself na merong foam, at extra na clip, at yung extension. Okay, so basically that's it. Yun lang ang laman niya. And then syempre, ang next is paano ba ang performance. Ayan. So itetest natin siya at ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba nito ngayon na naka Purple Panda na tayo at yung dati nating mic na Boya. Okay? Okay, so mic check tayo. Mic check. So, closed visor po ako ngayon. At susubukan natin yung normal nating vlogging style, no? Ngayon, parang normal na nagsasalita ako. Hindi gaanong malakas. Walang masyadong energy. Pero, subukan natin. Mag-i-intro tayo. Okay, so ito na. What's up mga kabalen? Ayan, so nandito na naman tayo sa araw na ito at maraming salamat dahil nabigyan na naman tayo ng panibagong pagkakataong makapag-vlog sa araw na ito. Ayan, so ang gagawin natin ngayong araw ay magte-testing tayo ng ating panibagong microphone. So ngayon, slow speed lang tayo. So para makita natin kung ano ang effect at magkaroon tayo ng comparison dito sa luma kong mic
on a slower speed. Ayan. So maya-maya papasok tayo ng expressway para mas makita natin yung difference ng audio quality. Okay, so we've just entered the O exit ng NLEX. And testin natin ngayon with high speed. Okay, so I'm running 70, 80, 90, yan, 100. So ngayon, testingin natin, pakinggan natin kung mas nag-worsen ba yung ating microphone on this kind of speed. Ayan, so kasi medyo pumapalyo na siya pagka medyo mabilis na, mas malaki yung tendency na pumitik o magbasag-basag yung audio natin pag ganito kalakas. Kasi may yung speed niya, tapos syempre kailangan medyo mas malakas din yung boses natin. Okay, exit na tayo ng Angeles. Dahil para matesting na natin agad yung isa. Mura lang naman yung tollgate from Davao to Angeles, 7 pesos lang. So okay na yon. At least it's a good way to test yung ating audio. Uy, haba ng pila. Grabe no to, cash. Magpa-RFID na kasi, mga kabalen. Tingnan nyo, RFID, walang pila, oh. Tsatsaga kayo sa ano, sa pila ng cash. Okay, so ayun, nakita nyo na kung paano ang audio quality natin during low speed at high speed dito sa Boya mic. So ngayon, switch naman tayo sa Purple Panda. Alright. Okay, ito mga kabalen, no? Na-install na natin yung ating Purple Panda. So ito na po yung gamit natin ngayon, and I'm just using my normal voice at nakabukas yung visor. Ayan. So ito po yung tunog ng normal voice with open visor. Okay, baba natin yung visor ngayon. Okay, ayan. So ito na po, nakababa na yung visor natin. Normal voice, walang masyadong energy at hindi masyadong malakas yung boses. Tamang-tama lang, yung parang normal lang na nagsasalita. Okay, so intro na natin mga kabalen. Okay, what's up mga kabalen? So eto na, another day, another vlog. So ang vlog natin ngayon ay comparison video between our old Boya microphone and itong bago nating purple panda lavalier mic or lapel mic. Ayan. So right now, normal speed lang tayo with my vlogging voice. Ayan. So eto, mamaya pagka expressway na tayo, makikita natin kung paano ang quality niya pagka high speed at mas malakas yung boses. Ayan. Okay. Okay, yan. So pasok na po tayo ng NLEX para matesting na natin ang ating bagong microphone at high speed. So syempre yung ano naman, yung legal speed lang naman, mga 100. Okay. So 70 kph. Mukhang hindi natin kayang abuti ng 100 dahil medyo traffic. Pero well anyway, ito na po yung ating voice quality or mic quality sa medyo high speed lang, 70 kilometers per hour lang naman. Okay, so bilis-bilisan natin ng konti para lang makita natin kung okay pa siya sa high speed. Nakita nyo naman yung kaninang mic natin, yung unang mic natin, kung ano ang effect niya sa high speed. At ito, malalaman ko kapag in-upload ko na siya or nilagay ko na siya sa computer kung ano yung effect niya. Okay, 100. At ito po ang quality niya in 100 kph at ganitong lakas ng boses. Okay. So sana mas okay siya. Mamaya ko pa malalaman pag in-upload ko na.
At mamaya, magbibigay tayo ng conclusion para at least mas makita natin kung ano talaga yung mas maganda. Okay. Okay, so ayan, ito, nag-U-turn na tayo, no, mga kabalen. At pabalik na tayo para mapakinggan na natin at ma-edit na rin. At let's see if ma-re-release natin ngayong gabi itong video na to. Okay. So alamin natin pag-uwi natin, sulit pa ba ang Purple Panda ngayong late 2023? Ayan. So syempre alam naman natin lahat, lalo na sa mga familiar, no, na medyo may presyo itong si Purple Panda. Pero sulit ba na ito ang bilhin mo para sa long term use? Ayan, malalaman natin mamaya. Okay, so try natin ulit sa high speed. Okay, 70, 90, 100. Okay, so ito na mga kabalen, high speed tayo. At ito po ang mic quality ng Purple Panda at high speed at ganitong boses. Okay, so sana better, walang basag at walang mga pitik. At sana mas okay, dahil para ito na yung gamitin natin sa future vlogs natin. At mas maganda ang mabibigay ko pong mga quality ng audio sa inyo. Okay. So exit na tayo ngayon dito sa Dau. At maya maya pagbigay tayo ng conclusion. Okay, so dito na po muna. Medyo mahaba ang pila. Okay, so ayun na nga mga kabalen, no. So pinakita ko sa inyo yung diferensya o pinagkaiba nung ating dating Boya mic at ito ngayong Purple Panda na microphone natin. So hanggang dito na po muna mga kabalen, at maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta kay Kabalen Moto Travel. Ayan. So at least kahit papaano nagkaroon tayo ng short review ng ating before and after ng ating bagong lapel mic. Ayan. So I think mas better naman yung quality ngayon. Pero kayo po, mag-comment po kayo below kung mas maganda po ba yung mas maganda ba ang Boya? Kasi I'm just referring to my own experience. Kasi baka iba naman yung experience nyo sa Boya na brand, or mas gusto nyo talaga yung Purple Panda. Ayan, mag-comment po kayo para po magkaroon po tayo ng iba't ibang ideas. Okay? Okay. Hanggang dito na po muna mga kabalen. Maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please hit that subscribe button and notification bell para po updated kayo sa ating mga upcoming videos. Sa mga patuloy po na sumusuporta sa channel natin, maraming salamat po sa inyo. Okay, so kagaya po ng lagi natin sinasabi, ride safe, stay safe, and God bless. We'll be right back.